Una sa lahat, ngayon lang namin naririnig itong ulat na ito, kung kaya kine-question namin yung katotohanan nito. Dahil kung mapalikan natin, kailan ba nangyari yan? No oral arguments, April 10, at anong petsa na ba? Bakit ngayon lang lumabas yung ulat na yan? So I encourage the media to check the facts and to confirm kung meron talagang ganitong pangyayari. Lalo na na muntik na raw talagang masunog yung Baguio Cottage. Isa itong seryosong alegasyon. Dapat mayroon namang mga formal na iniulat ito doon sa komunidad kung saan nangyari. Pero ma'am, kahit on leave si CJ, parang she can still use the Baguio Cottage. Ito po ba niya i-utilize? You mean dahil she's on indefinite leave, kung maaari niya pong... Actually, to be honest, hindi ko alam kung ano yung kanilang internal rules pagdating sa paggamit ng mga public property, no? Na kanyang ini-enjoy dahil siya ay sitting ano pa rin naman, chief magistrate. So, I have no answer to that. Ang alam ko lang, yung kanyang mga supporters na pumunta doon, daan-daan sila, ginawa nila ito gamit yung kanilang sariling mga resources. Walang nanggaling sa opisina ni Chief Justice. Ma'am, may report po na lumabas sa Philippine Star na in case, according to a source din daw po, just in case the Chief Justice daw po is removed from her post via Kuwara ito, parang she is poised to run daw po for Senate 2019. Yeah. Is there a basis po? Yung ulat na yan, narinig ko lang din or nabalitaan ko lang, dyan lang din sa article na yan. Hindi namin alam, kahit si Chief Justice parang sabi niya, pakipaliwanag para sa akin na hindi niya pa iniisip yung mga ganyang bagay. Wala siyang ganyang plano. At ang focus niya ay yung mapagdaanan, yung kanyang kinakaharap na kaso sa Korte Suprema at yung aming inaasahan na impeachment sa Senate. Pero sa mga pag-uusap, is she considering? Walang ganun. Oo, hindi namin napag-usapan. It has never been brought up in the first place. So kinagulat din namin 'yan na may mga ganyan pa lang umuugong na balita.